Ayun o. Digital Love Lines. Love Lines. Palakpakan po ninyo si Miss Scorpion Devil. Hello po ma'am, magandang gabi. Ano? Anong lugar ka? Anong... Grabe naman palakpak. Tumigil na kayo. Ay! Sinabi na ang tigil, palakpak pa rin. Ah, anong lugar ka ma'am? Po? Anong lugar? Saudi. Sa may Saudi. Anong oras ngayon sa may Saudi ma'am? 5:30 ng hapon. May langaw ka o. DJ my God. Ewan ko, sumbot sa langaw. Sige. Ano ang totoo? Itago lang kita sa pangalang si Miss Scorpion. Scorpion, ganyan. Si Miss Scorpion mula sa May Saudi, gusto mag-share ng kanyang Digital Love Lines. Digital Love Lines. Sa Marista na lang, DJ, ha? Ano po? Sa Marista. Ay, hindi pwedeng summarize na lahat. Ay, hindi pwedeng summarize dito, ma'am, kasi papaano ka? Game po, DJ. Lamangan ninyo yung mga nakikita ninyong nag-share ng love lines. Mas lamangan ninyo sa pagkikwinto, yung ganun ha. Dapat masaya, tapos with feelings na pagkwinto na, ay, sinuksok na, DJ. Ganun. Ayun, tipong ganun ha. Sige, si Miss Scorpion Girl, sa ulitin mula sa May Saudi. Take 2! Si Miss Scorpion mula sa May Saudi, ilang taon ka na ma'am? 37 po. 37 year old. Ilan yung anak? Dalawa. Dalawa ang anak. Ilan yung lalaki? Puro lalaki. Ay, puro lalaki. Puro turo. Ulugtasan. Ah, matanong po kita ngayon, anong lugar kang dito sa may Pilipinas? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Wow. Anong hanap buhay sa may Nueva Ecija, ma'am? Wala po. Paano kayo retired nabuhay? Retired po yung sino ng family ko po. Daddy ko po retired. Wow, si daddy. Retired na ano? Sundalo po. Ah, sundalo. So, ang hanap buhay ninyo, sundalo. Ganun. Kain ko po. Hindi, wala. Wala ba? Ano mga hanap buhay sa Nueva Ecija? Ibig ko sabihin, may mga palayan po ba doon? Meron po bang mga... Wala po. Alam ko maraming palayan doon, maraming mais doon sa Nueva Ecija, di ba? Masarap yung mais doon. Ano po, sa Mindanao po. Sa Mindanao po, yung side ng mama ko. Ah, pero sabi ko, sa Nueva Ecija, wala kayong hanap buhay. Ah, mayaman kayo doon, ah. Sige, ah. Sige. Matapos, ilang kayo magkakapatid? Tatlo po, ako lang po yung babae. Tatlo, ikaw lang yung babae. Pang ilan ka sa tatlo magkakapatid, ma'am? Eldest. So, tapos, dalawang lalaki, no, ganyan. O, tanongin na kita ng personal mong buhay ngayon about sa love life. Ilang taon ka naglandi? 16. Masarap. Mama. Masarap. Ewan ko, umabot sa langaw. Masarap. 16 ka nang nung naglandi. Paano mo manasabing 16 ka? 4th year high school ka sa tingin ko. Ilang taon ka na ngayon, by the way? 37 po. 37. Wow, galing ha. O, so tapos, 16 ka nung naglandi ka. Ano yun, high school ka nung? Nag-aaral ka ng 4th year o 3rd year? Late po kasi ako, DJ. So, second year ako, 16 ako. Ay, second year high school, 16! Ana, late ka. Kumbaga, lagi kang absent. Na-drop ka ni ma'am kasi ayaw ng pasaway. Tipong kanon. Nag-school po ako, tapos nagtatrabaho. Akala ko mo naman sustintinado kayo ni daddy mo kasi sundalo.
Long story po. Ha? Long story po, DJ, bago kami napadpad ng Nueva Ecija. Ay, kunti lang, bigyan mo kami ng ideya. Si mother mo, parang pangalawang asawa ni father, parang ganoon? Yes, guys. Po? Yes po. Ay, nahula. Patay na po yung papa ko. Nahulaan ko. Sundalo eh. So bale, si mother mo, yung tatay mo bale, may asawang iba. Pagkatapos, nabuntis niya si mami mo o si mama mo. O so pagkatapos, na... Hindi po, DJ. Ano? Ako na ano? Ha? Yung una ko pong papa, ah? Tatlo po kami matakapatid sa una ko pong papa, namatay na po yung papa ko, DJ. Oh. Tapos? So, after 15 years po ata, DJ, nag-asawa ulit yung mama ko. Yun na po yung sundalo. Ay, yun na yung sundalo. Kumbaga, hindi mo yung papa. Oh, stepfather mo, ganyan. Stepfather pala. Oh. So, tapos, edi, mahirap yung buhay. Bakit ka nagtatrabaho sa ano? Nagtrabaho, tapos tumigil ka. Tapos nag-aaral ka ulit. Ganito po si DJ, ang mother ko po, nauna na po sa Nueva Ecija, kaming tatlong magkakapatid, naiwan po kami sa Mindanao. Tapos, nagtatrabaho ako DJ, second year ako, nag-aaral, sa gabi. Sa gabi ka nag-aaral? Opo, next po. Ay, baka wala lang ilaw nun. May teacher ba siya sa lahan? Awa. Ah, tipong ganun nga, namatay si father mo. Bakit namatay si father mo? Yung tatay mo talaga? Hindi ko pa lang DJ kasi 5 years old pa ako. Ay, bata ka pa. O, so ngayon, napadpad kayo ng Nueva Ecija, doon nagilala yung stepfather mo? Opo. Kasi ano po, nag-school po yung, nag-mission po yung stepfather ko sa Mindanao, DJ. Ito sila nag-mission ako. Doon na destino yung stepfather mo sa Mindanao. So bali, isinama na lang ni stepfather mo kayo doon sa may Nueva Ecija. Okay. Mother ko po muna. Yun na yun. Sige. So tapos, pagdating nyo ng Nueva Ecija, masaklap yung mga nangyari. Ganon nga yung nangyari na tipong working student ka, ganon. Nag-aaral sa kagabi. Hindi po, sa Mindanao po. Putol-putol yung boses mo. Naka-headset ka ba? Naka-headset ka? Ako. Oo, wag ka na ng galaw, ma'am. Salita ka lang, ma'am. Lagay mo yung mouthpiece dito, ma'am, kasi natatakpan ng buhok mo yung audio na siguro. Natatakpan, kaya nawawala ka. Okay na po, DJ. Yan na lang po. Sige. So tapos, ano sabi mo? Pumunta kayo ng Nueva Ecija, doon ka nag-aral na working student. Nagtrabaho sa araw. Ano? Mindanao po. Sa Mindanao. Sa Mindanao ka nun. Kasi sa Mindanao po ako. 16. So ilang taon ka na napunta ng Nueva Ecija? 19 ka na. Pero matanong ko kanina, ilang taon ka naglande? 16 po sa Mindanao. Sa Mindanao ka na naglande, 16 ka noon. Iba talaga, no? Teka lang, ma'am. Putol-putol yung boses mo. Tawagan kita ulit. Nanonood ka ba diyan? May monitor ka, wala? Wala po. Tawagan kita ulit, ha? Standby ka. Kasi putol-putol. Sige. Salita ka, ma'am. Sigurado, pag magsalita ka, buka yung bunganga mo. Salita ka nga, ma'am. Okay na po, DJ. Ayan, di ba bumuka? Paano pa buka, DJ? Kasi buka ng ano. So pagkatapos, paano mo nasabing naglandi ka nung ikaw 16 second year high school sa May Mindanao? Kasi ganito po, DJ. Sa school po kasi, DJ, Marjorie po ako. Marjorie? Second year high school po ako. Tapos, may kaibigan po kasi ako, DJ. Hindi po kasi ako girly, DJ, dati eh. Tumboy ka. Sa tingin mo, sa sarili mo, tumboy ka, lalaki ka. Opo. Boyish. Hindi po ako mahilig sa ano po. Kahit may muling... Pero ano po, boys, ano po ako. Boyish niya, oo. Pero may muningning ka. Tapos, doon ko po nakilala yung, ko po. Katutok. Kwento mo po, kwento mo, ma'am, kasi wala kang 500 mamaya. Nantok na ako, sige. Kwento mo, ma'am. Ganito po, DJ. May kaibigan po ako, kaklase ko po.
Tapos may lumapit po sa akin na guy. Gusto po niya, ireto ko po siya dun sa kaibigan ko. Mm. Yan naman po, ginawa ko naman po yun. Ireto ko po siya sa kaibigan ko. So parang siguro, nakaintindihan po sila. Yun, out na po ako doon. Tapos, mga 1 month po ata, bigla po siyang bumalik sa akin. Nagtanong po sa akin. Kasi hindi na po pumapasok yung kaibigan ko, DJ. Kaya bumalik po ulit siya sa akin. So, nanong ko siya kung anong nangyari. Eh, ano daw po. Ayaw po niya dun sa girl kasi daw nagtatrabaho sa video kihan. Yung kaibigan ko po, ayaw po niya. Ah! May kaibigan ka, tapos sinabi na kailangan ng chicks, ganyan, ni-refer mo doon sa isang mong kaibigan na nagtatrabaho sa bidyukihan, ganyan. Ito kasi, ano, magkapareho lang po kami ng school, DJ. Uh-huh. Ano po siya, college po siya, magkapareho po kami. Sa baba po kami, sa second floor po sila. Mm. So pag, ano po, mag-rehearse po, nakikita po nila kami. Mm-mm. Tapos, mapit po siya sa akin na ano, gusto niya maipakilala yung kaibigan ko. Ah, nagtatrabaho yung kaklase mo na yun sa videoke? Sa parang waiter, ganyan? Parang ano din po kasi siya. Parang work, ganun po, yun pong trabaho niya. Tapos nag-aaral, tapos trabaho. Minsan hindi nakakapagpasok kasi nga nagtatrabaho. Ay, ganun. So, bali ayaw ng lalaki na ganun pala yung trabaho ng babae? Oo, ayaw po niya. Tapos, sabi ko na lang po sa kanya, di wala akong magawa dyan. Eh, yun po yung trabaho niya. Mm-hmm. Kasi pinupuntahan niya po daw sa bahay, eh, wala po daw lagi yung girl. Ah. So, tapos, ngayon, sa akin na po siya sumasabay kasi pareho po kami ng daan papunta sa kanila at saka papunta sa bahay namin. Mm-hmm. Pareho po kami ng daan. So, sumasabay na po siya sa akin ng anak. Kung pwede daw, sasabay daw siya pag-uwi. Mm-hmm. Pwede okay lang po sa akin kasi wala naman po sa akin. Ah. Parang wala ka namang naramdaman na ganito, baka ligawan ako nito. Oo, eh type ko rin siya. Wala kang naramdaman ganyan. Wala po, DJ. Oo, kumbaga walang Malaysia, walang Macau, walang Singapore, ganyan. Wala po, basta gusto lang po niya sumabay. Tapos hanggang sa, ano po, yung sinabi, nung acquaintance po, doon po siya nag, ano sa akin, na gusto niya ako, gusto niya ako ligawan. Ah, ligawan. Acquaintance po yun. Aha. September, mga, September na buwan, ganyan. Oh. Tapos? Tapos sinabi ko lang po sa kanya, okay lang. Tapos, kung gusto mo akong ligawan sa bahay, alam mo naman po, DJ, dalagang Pilipina at pag-provincia. May bahay-bahay pa nalalaman. Oh, so tapos, 16 ka noon, acquaintance. Tapos, sumama sa bahay nyo ng ligaw. Oh, kwento mo. Opo, ganun po. Tapos yun, doon na po siya nandigaw sa akin sa bahay. Pero hindi pa po siya sinagot ng DJ. Mm. Ano po? Mga 6 months. Birthday po ko, birthday niya po, doon ko po siya sinagot. Mm-hmm. Tapos kinakilala ko sa magulang niya. Mm. Tapos yun na po yung start ng hatid sundo, dot, na. Nakita ka, dot. Mm. Kakahatid sundo po. Mm. Tapos yun, pag may activity po kami sa school, yun, tinutulungan niya po ako. Pag medyo, ano po ako sa financial, doon po nag-start yung ano po namin. Pag medyo, ano po ako, eh, 16 pa po ako ng DJ, parang wala pang kaalam-alam. Innocent pala pa. Oh. Ah, ganun. Oh, tapos? Tapos yung DJ, tapos one time, parang may pinuntahan ata kami, hindi ko alam, kung simbahan o, hindi ko alam po, DJ, kung simbahan ba yun. Basta pumunta kami, madilim po kasi, DJ. Madilim po siya. Eh, siya, alam mo naman, pag ang lalaki, DJ, pag umaas na yung tenga, yung kamay kung saan siya napapadpad. Oh. Oh, tapos? Ano, okay lang po sa akin yung DJ. Ano po yung DJ? Mga ano po ata kami, DJ, 6 months or na mag-BF, ganun. Oh. 6 months. Mm. Una, DJ, holding hands. Hanggang sa yung holding hands, magpunta na sa taas. Ah. Hanggang sa yung mukha, nadikit na sa mukha. Mm. Yung napo, DJ. Hanggang sa lips, napunta sa lips. Ah. Siyempre, DJ, hindi naman ako napaingunawa. Hindi ko na sabi na huwag. Ah. Huwag. Sabi ko na lang po, DJ, huwag mong tagalan. Tapos, ayun na. Yun na po. Tapos, ano po, DJ,
Isa sa ginagawa niya, DJ, one year, alas one year ata, DJ, no, below the belt lang po yung ginagawa niya. Below the belt? No, below the belt. Ano yun? Hanggang sa bakasyon, DJ, natapos yung school ko, bakasyon, umuwi po yung mama ko, kukunin na po kami. Hindi pa naka-explore, one year na lang kami. Tapos nag-decide yung mama ko na kukunin na kami, dali na kami sa Nueva Ecija. Nag-usap, kinausap ko po siya, DJ, na ano, luluwas kami ng Nueva Ecija. Mm. Yun, nagpa-access mama ko, nahihiram ako ng isang araw. Mm. Pero ano, siguro, kasi yun na po yung last, ano, yun na po yung araw na yun na hindi ko na po siya makita kung bukasan ko eh. Ay, so bali, hiniram ka niya sa nanay mo, ganito, kasi paalis ka na, pupunta ka na ng Nueva Ecija, iiwan mo siya. Isang taon na, hindi ka pa natira. So hiniram ka yun sa nanay mo. Ano sabi ni nanay mo, pumayag naman ba? Ganito, hiramin ka ng boyfriend mo? Ano naman po siya, baby, kasi may respect na ano lang po, maganda lang po yung pagpaalam sa mama ko. Pumayag mo yung mama ko. Na ano lang. So, may paalam po niya kasi sa akin, DJ. Ang paalam po niya kay mama, nahihiramin po niya ako kasi may okasyon po sa kanila. Hindi naman pala yung okasyon, DJ. So, saluhin lang po niya ako. So, tapos? Hindi okasyon yung pinuntahan namin, DJ, nung nahiram na po niya ako. Bahay po ng barkada niya. Bahay ng barkada niya. So, ano ginawa niyo doon? So, ano lang po kami doon, DJ? Tatlo lang kami. Tatlo lang kayo? Ano ginawa niyo? Threesome kayo? Siyempre, DJ. Hapunan. Kain na. Yung hapunan na yung DJ, may kasama ang tanduay at saka beer. Grabe man. Madalok-dalok. DJ, yung lana pa. Kasi sabunan nga mo. Pa? Ilang ako, natatagod ng bunga mo. Natural yan, ma'am. Kasi excited ako makinig ng kwento mo. Kaya nanganga ako eh. Anong huli ng kwento mo? Naghiwalay ba kayo ni Mister o kayo pa ngayon? Kayo po ba hanggang ngayon ng lalaki na yun o hindi na? DJ? Apo. Sabi ko, ma'am. Kayo pa ba ngayon ng lalaki na yun? Hindi na. Hindi na po, DJ. Ay, hindi na. Ay, narinig pala pag mahina. O, sige. O, sa tapos, ngayon may asawa ka ba ngayon? Wala. Apo. Sabi ko, may asawa ka ngayon? Wala. Ay walang asawa. Ilan yung anak mo? Dalawa yung anak. O, sino yung tatay ng mga anak mo? Asawa mo. Ay, sino yung asawa mo ngayon? Ber. Ha? Sino yung asawa mo ngayon? Andun na po. Namatay na? Patay na yung asawa mo ngayon. Balo ka ngayon. Byuda po. Ilang taon ka na ngayon, byuda? DJ? Opo. Ilang taon ka na byuda ngayon, ma'am? Namatay po yung asawa ko, DJ, nung ano lang po. February. February lang na to. Dito ka sa Pilipinas. Anong rason bakit namatay si Mister? Ano po? Dito po ako, tapos umuwi lang po ako. Andyan ka. Tapos umuwi ka lang. Tapos yung mga anak mo ngayon, saan yung mga anak mo? Sa mama ko po. Sa mama mo? Yun na lang. Ilang taon na yung panganay mo ngayon? Ilang taon na yung panganay mo ngayon? Yung anak mong panganay, ilang taon na? Ay, malaki na, no? Nag-aaral? Naglandi na rin yon kasi ikaw 16 ka naglandi. Joke lang nga, hindi. Opo. Sige, ma'am. Pakisend na lang ng info mo ngayon kay Nanay Perle para padalahan namin yung anak mong dalawa doon ng 500 bukas, ha? Pakisend ng info. Pangalan, lugar, at saka number. Opo. Para may pambaon sa school yung mga anak mo, ma'am, ha? Maraming salamat sa pag-share ng Love Lines. Okay. Sige. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Ah.
suyo. Suyo ako.